Sinama ko talaga yung aking staff ha, para makita ninyo that we are one. We are one. I would like to make this announcement that this morning, the three generals, the three active generals who were named by the president yesterday have reported to me already. And I referred them to the NAPOLCOM for investigation. Since the instruction of the president yesterday was for them to report to me and to have NAPOLCOM make their thing, meaning NAPOLCOM will conduct the proper investigation. Any question? Apo, ang una po magtatanong, Chino Gaston ng GMA 7 to be followed by George Cahiles of CNN Philippines. Chino? Sir, sir Chino. Sir, anong naging disposition ng mga generals na nakausap po? Galing po sila, galing po, galing po, dynamic. Nalungkot. Malungkot sila. All other details sa aming usapan is amin na lang yun. Basta malungkot sila. We have the question from George Cahiles, CNN Philippines, to be followed by Franz Noguera of TV5. George? Sir, yung circumstance ba nung pagkadawit nila doon sa illegal drugs na pag-usapan nyo? Mga, kasi hinihingi na sana na tukoy kung sino yung mga individuals nagbigay ng information because ang allegation nila ay na-misinform ang presidente tungkol dito sa pagkakadawit nila dito sa illegal drugs. Hindi namin ang pag-usapan. Basta lahat naman kami, we agree that the information is coming from the president. So, yun. Sir, follow-up na lang po. What will happen to them now? After, well, aside from the investigation, ano bang magiging proseso? Mag-report pa rin ba sila sa inyo every day to make sure na mag-appear sila sa mga hearings sa gagawin ng NAPOLCOM? Or kung ano bang proseso, sir? Since we referred them already to the NAPOLCOM, then they will be reporting to the NAPOLCOM for the investigation. Franz Noguera, TV5, to be followed by Aya Macalma, PTV4. Sir, masama yung loob nila kahapon, biglang in-announce yung mga pangalan nila. Pero nung pagharap nila sa inyo, kumusta po yung loob nila? Nasabi pa nila yung sama ng loob nila, lalo na si General Niño na mangyayak-nyak pa kahapon. Yung nga, malungkot sila. Malungkot. May sama pa nila. And they wanted to explain their side. And I listened to their side. Sir, BS, General Niño, sabi niya parang gusto niya mag-early retirement. Ano nga, nasabi niya ba yun sa inyo? Kayo ba may na-advise sa kanila? Yung aming mga usapan doon sa lobby sa purely intimate and personal. I cannot discuss it in public. Amin na lang yun, yung aming personal relationship. Ang amin na lang, ang akin na lang may bigay sa inyo is yung aming official relationship as officers of the Philippine National Police. Yung aming personalan is amin na lang yun. Sir, any advice to them kahit under class kanila, mga upper class pa? May advice to them? Meron ko ba nasabi sa kanila, any message kahit konting ano lang, share mo lang sa atin? Yeah, may advice to them is face the music. You face the music. Aya, makalma. Yes, they assured me that they will give their 100% cooperation to the investigation that will be conducted by the NAPOLCOM. And sir, among Mr. Ano, is there anything, or you just ask them here, support you, or can you? Hindi ko yan mga mista lahat ha. Mga upper class ko yung iba dyan. They are here because this concerns the PNP. So we have to be one. Alangan naman, ako lang ang haharap sa problema. Damay-damay na kaming lahat. Pati sila, damay sa problema. So andito kami para magdamayan. It's Tuesday. Hindi, NAPOLCOM. NAPOLCOM na bahala sa investigation. It's Tuesday po from DCWB. Sir, aside from these three active generals na napangalanan ni President Duterte, mayroon pa bang iba sa listahan ninyo?
hindi sa listahan ko. Pero sa listahan ni Presidente, mukhang meron pa. And I don't want to preempt him from divulging those additional information. But hintayin na lang ninyo kung meron siya ilalabas. Basta my observation is I think meron pa siyang sasabihin na additional na mga pangalan. Ms. Cecil Suerte from Philippine Star. Sir, ilang generals itong basically floating and they will be receiving 150,000 as their monthly salary. Parang masusunod pa lang kasi yung mga monthly hindi naman sila technically sa bayan. Hindi naman. In fairness naman, they've been fighting since day one ng kanilang pagkasikan lieutenant, pag-graduate sa PMA, pag-graduate sa PNP. They've been fighting already. At kung may time man na hindi sila mabigyan na posisyon, I think that increase in pay and allowances is due them also. Dahil pinaghirapan nila yung rango, nila na 1-star, 2-star, kahit na floating sila, hindi sila makarating sa rango na yan kung hindi sila naghirap. So siguro karapat-dapat din na makatanggap sila. Granting na wala silang posisyon, they still deserve that increase. Kaya nung katagal po yung meeting nyo, yung bang meeting nyo, one after the other o sabay-sabay silang tatlo? Without divulging the... Nauna kong na-meet si General Diaz doon sa White House kasi maaga siya masyado. Then later on dumating yung dalawa, dito na sa taas sa opisina ko na meet yung dalawa. Okay, so then minute ko silang tatlo all together. Alvin Baltasar, Radyo ng Bayan. Sir, sabi niyo po, i-turn over niyo na po sa NAPOLCOM yung investigation. Meron po ba kayo i-turn over sa kanila ng mga solid pieces of evidence for the probe? Kung meron man, they are all classified. We cannot discuss that in public. So, classified yung mga dokumento na yun. So, sir, meron ba? Basta kung meron man, classified. Hindi ko pwede i-divulge. Follow-up na lang, sir. Leia Ilagan. Sir, follow-up. One follow-up. Sir, upper class niyo po yung tatlong hineran. Sir, gaano kabigat sa loob niyo yung ganitong scenario? I want to cry with him. Leia Ilagan. Sir, good afternoon. Sir, sa pag-uusap niyo po ba, meron ba silang nabanggit tungkol sa ninja na noong nasa pwesto pa sila, meron mga nagbabala sa kanilang mga matataas na opisyal pero hindi nila pinansin? Huwag niyo banggitin yung ninja na yan at na high blood ako pag marinig ko yung term na yan. Mga ninja na yan. They caused all the troubles that we are now facing. Kaya I hate to hear that term. Pasensya ka na, ha? Sorry. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa ninja. Okay, susmaan ba kapag... Okay, follow up, Ms. Lea. Sir, sa 32 na tinanggal sa NCRPO kasama yung DAE ng Quezon City, hindi ko nababanggitin yung term. Meron bang member doon? Hindi ko pinanggit yung term. Kasi maayos lang nila. 32, tinatapon mo sa ninja lang. Alam mo naman yan eh. Kailangan ko pa bang... Basta, ito lang masasabi ko. Pag take out namin as members of the Philippine National Police, we swear that we can be assigned anywhere in the Philippines. So, that's it. If their services are needed badly in Basilan, Hulo, Tawi-Tawi, Maguindanao, they can be there anytime. So, wala pong no question about that. They can be assigned anywhere. Ako nga, from Davao, nakarating ako dito. So, ganun lang kasimple yung buhay namin. Otherwise, umalis na sa servisyo kung ayaw nila ma-reassign sa ibang regions, sa ibang province. Dahil hindi naman sila nag-swear na to be a policeman of Quezon City only. So, they swore to become policemen of Philippine National Police. Sa buong bansa yun. Okay. So, sir, kasama na dito yung 20 na pinabanggit mo dati? Kami lahat, 160 strong members of the Philippine National Police can be assigned anywhere in the Philippines. So, kung may transfer man, that's normal in our system. Ms. Maan Makapagal, ABS-CBN. Sir, totoo bang nakatulong yung informasyon nila sa U.S. Drug Enforcement Agency? Yan, isa yun sa mga nagamit yung evidensya sa kanila.
As I've said, kung mayroon mang ganun, hindi ko talaga pwede disclose sa inyo. Kasi we don't want to preempt the investigation being conducted by NAPOLCOM. Hintayin na lang natin. After this, hintayin lang natin kung anong kalabasan sa investigation na ikakandak ng NAPOLCOM. Mr. Aaron Requenco, Manila Bulletin. Sir, as the leader of the organization, sir, how do you take a vision revelation that the president will run to the report of the president? A strong message? How do you take this revelation? Moral booster, not only to the PNP, but to the whole nation. That is a strong message na sinasabi niya na wala akong sinasanto, kahit sino kayo. Sabi nga niya, kahit anak ko, pag involved sa drugs yung anak ko, patayin ninyo. Yung anak ko mismo, sabi niya. So, wala siyang kime, wala siyang tinatago. The president can have the access to all intelligence and information na nakakalap dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. He's the president. Yung kanyang information hindi lang nanggagaling sa PNP, hindi lang nanggagaling sa ISAP, hindi lang nanggagaling sa NICA, hindi lang nanggagaling lahat ng mga government agencies ay may kanya-kanyang agencies. Intelligence departments, di ba? So, the president has all the access to do all those information. So, yes, kung mayroong mag-volunteer na foreign counterparts, we've been sharing intelligence with our foreign counterparts, so kung mayroong magpapasok, tatanggapin namin if it is very helpful to us. Sir, one more question. As I have said, yung intimate na usapan namin, amin na lang yun. Hindi ko pwede divulge sa inyo. Hindi ko masasabi sa inyo. Henry Atulan, DCMF. Sir, yung tatlong general ba yung sir? Sila din ba yung tatlong general na binabanggit nyo noon na sangkot talaga sa illegal na droga? Yung tatlo na yun? Yes, sir. Yung may nabanggit? Ang nabanggit ko lang is yung binanggit ni Mayor. Ano yung presidente, di ba? Sabi ni presidente, mayroong tatlo. Alam ka naman sabihin ko, wala, ang tatlo. Nandiyan talagang tatlo, di ba? Presidente na nga nagsabi niyan eh. Who am I to counter the statement of the president? Nandiyan yung tatlo. Eh, hindi pa nga tatlo, lima pa nga ang lumabas, di ba? Huwag mong huhulihin. Basta may coming pa, may coming. May coming pa. Paano yung may second wave pa? Ha? For all we know, ha, alam niyo, ang listahan ni Presidente, hindi lang hanggang star rank, hanggang senior soap, merong hanggang P1 pa nga eh. Kadami ng listahan niya. Hanggang P1 pa, meron siyang listahan kung sino yung mga involved. Sir, gano'ng mahaba yung listahan? Ilang pages yun? Marami. Sir, kailan announcement ng next Presidente na tanongin natin. Mahirap kasi hindi kayo hinaharap ni Presidente. Ako tinatanong ninyo, harapin nyo siya. So, may deadline ba? Meron tayong patong-patong na papel na ebidensya laban dito sa tatlong generals. Like literally, naka-black and white. As I have said, mga classified matters yan. Hindi ko pwede discuss sa inyo. Last question will come from Janet Prado, DCEC. Sir, sabi nyo, malungkot sa taas. Paano po natapos yung usapan? Paano po nagtapos yung meeting niyo with the three generals? I give them the assurance that kahit na upper class ko sila, I am their father right now. So as the father, I have to look for their welfare. Kung meron man silang kasalanang nagawa, then they have to face the music. Huling pahabol, huling pahabol po. Ha? Very intimate na yan, tama na, baka tutulo yung luha ko. Sir, ito na lang. Baka ako iyak pag ako pinipilit ninyo. Generals, alam ko retired na po sila, sir, pero syempre... Yung dalawa? Allegedly, they deal with the drug industry while under the PNP. Anong planin mo po for them?
wala na, sa totoo lang, wala na akong control sa kanila, wala akong jurisdiction over them, they're retired na nga sila. At unless makipagkita sila sa akin at makipag-discuss or what, eh, wala pa namang kaso na na-file sa kanila, so I can entertain them. As I have said, the instructions were given to the Napulcom. So Napulcom nang bahala po doon. Hintayin na lang natin yung results sa Napulcom. Sir, clarification lang sir, kasi sabi nyo, tinurn over nyo na sa Napulcom, yung tatlo. Meaning, hindi na po ba magre-report sa inyo everyday dahil technically nasa ilalim po everyday yung tatlo since floating na po sila? Anytime I need their presence, I can make them report to me. Pag kinakailangan ko. That's one way of accounting them. But since nga, alangan naman, inibestiga sa Napulcom, papareporting ko pa dito, masyado matrapik yung galing dito papunta doon, eh, gaganong-ganong sila. So sa Napulcom na po sila everyday magre-report? Depende sa Napulcom kung how open is their investigation. How... Okay. Sir, safe to say, emotional yung naging pag-uusap niyo. Andyan na naman. Inabalik ko na. Gusto mo talaga maiyak ako eh. Huwag mo ko maiyakin. Mo pa iyakin. Last na po. Ano yung long term effect nito? More revelations sa President Duterte sa pagkailangan. Napaka laking epekto ito sa amin, di ba? Meaning habang si Presidente Duterte ang presidente ng Pilipinas, walang pwedeng magtatago sa kanya na kalokohan. Talaga ididibol siya, ididibol siya yan. Yung nga, sinasabi ko nga sa'yo, na sabi niya, kahit na yung anak ko, pag iyan ay involved sa droga, patayin ninyo. Yan yung sabi niya sa mga pulis doon sa Davao. So wala siyang sinasanto. Maraming pong salamat. Kay Presidente na yan, si Mayor, si Presidente is a good lawyer. He has been a prosecutor for a very long time. He has been a mayor. So, hindi po siya magsasalita kung wala siyang basis. So, sigurado ako meron siyang basis. So, wala naman tayong power na para ikumpruntahin siya or kalkalin sa kanya kung saan yon. So, he is the president. So, hindi mo siya pwede kumpruntahin. At my level. Sinadmit na sa Napulcom yun kasi sabi ng Napulcom, magahamdag sila ng proper cause. I don't know. Napulcom, tanongin nyo. Sige po, maraming. Ha? Ay, no, sabi yan, mural. Mural ng PNP. Very high. Very high. Ito yung mga pagsubok lamang. Dadaan rito, lilipas rito. Itong mga turmoil na nangyari sa organization. This is part of the, kwan, paano mo paggandahin yung imahe ng yung organization. Part and parcel of the process yan. So, we'll take it positively and high moral pa rin kami. Sir, initial assessment po sa drug operation campaign, ito mga nakaraang araw po. Initial assessment. At that would be the last question na po, no? Ah. Pwede may gagawin pa po sila. Very good. Very good. Sir, 100 plus na. Ha? Ang napapatay po. Excellent. 100, di ba? 100. So, 100, kung sa grado yan, excellent. 100. Kung tawagan niya ako, kung tanungin niya ako, pero kung hindi, sa amin kasi, you only report when you are told to report. Huwag ka sige punta sa Malacanang, sabihan ka lang, sip-sip ka, sige ka punta doon, hindi ka mapinapatawag. Do you think kailangan ko pang mag-sip-sip sa kanya? Hindi na, hindi ako mag-sip-sip. Wala ba silang message to the President, yung tatlong generals? Amin na lang yun. Sige.